libreng concert artist, singer, comedian, Miss Marisa Sanchez. I did not have a teenage life kasi I immediately worked. 11 years old pa lang ako, kumakanta na ako. Sa first gig, how much was your time? 30 pesos. 30. Ikaw ba, were you bullied when you were starting? Okay, nabibintang nila sa akin na hindi pa ako sikat pero malaki na ulo ko. Hindi, hindi totoo yun. We can safely say na si Coco Martin pa lang isa sa mga parang nag-rediscover kay Marisa Sanchez. Yeah. Also, Billy Ray William, passionate ako sa pagiging actor. Kaya pag, kumbaga, plus points na yung nakakakanta ka. Were you traumatized? To not consider falling in love again. Were you traumatized? Oo, trauma ka naman, hugas. bakit hindi ako komportable? Kasi, alam nga namang sabihin mo, uy, panoorin niyo po ang karanasan sa sagingan. Diba? Ang hirap naman nun, diba? Nandyan po ako, diba? Hiya ako sa'yo. At hayaan nyo, hindi ko kayo magsisisi sa binigay ninyong honor sa akin ngayong gabi. Hello friends! Welcome to our channel, the Snooki Serna Channel. Alam nyo, ngayong araw na ito, I'm so happy to have with us. Isa po siyang dekalibreng concert artist, sikat na artista, singer, comedian. Kaibigan ko po, my friend, Miss Marisa Sanchez. Asan si Marie? Marisa! Si Marisa, nakita niyo ba? Hi! Hello! Ito ba ang Aba Cafe? Snooki! 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 Kamusta ka na? Uy, pasensya ka na! Alam mo ba, kaya ako natagal na nagluto pa ako. Ito, nagluto ako na next time. Paano pa? Eya, tsaka Snooki! Bakit Snooki? Kasi ang puti-puti mo, di ba? Sa white rice! My goodness, alam mo Marisa, hiningal naman ako doon sa ginawa mo na yon. Ay, okay. Ay, teka muna. Naubos ang isang manini. Friends, nandito na naman po kami sa aming favorite coffee shop, Aba Cafe. Yeah. Naku po. Dayuhin niyo po itong Aba Cafe. Hindi ka maliligaw eh. Nasa hindi, Scout Borromeo. Hindi mo pa tinatanong. Pag may nakita silang artista, alam na nilang sa'yo pupunta dito sa Aba Cafe. Aba Cafe. Oo. Oh, dito ka kasi nag-vlog. Yes. Maiba tayo. Ang ganda mo. Grabe. You're blooming, my friend. Oh my gosh. I just woke up. Hindi nga totoo. Hindi kasi kagigising ko lang. Tapos yung director mo, tinawagan ako. Marisa, no, na pwede ka mag-guest? Mm-hmm. I said immediately yes. Kasi siyempre, ikaw yan, Cookie! Kamusta ang batang Marisa Sanchez? I did not have a teenage life kasi I immediately worked. So bilang breadwinner ng pamilya, 11 years old pa lang ako, kumakanta na ako. Grabe, as in 11? Yes, my mom taught me how to sing. Si mami kumakanta professionally. Yes, professionally kumakanta siya. And she forced me to sing, ah. Talaga ayaw kong maging singer. Gusto ko lang ano? Maging artista. Meaning to say, aspiration mo talaga ang showbiz, bata ka pa. Yes, gusto ko na talagang maging artista. Pero kung makakapagtapos ako ng pag-aaral, sabi ko, gusto ko maging lawyer. Kaya lang, yun nga, we experience the hard knocks in life. May mga kapatid ako na kailangan mag-aral. So, sinacrifice ko yung sarili ko para makapag-aral naman ang mga kapatid ko. And you did that at 11 years old? 11 years old. And what was the first competition that you joined at? No, you know what? 11. Do you remember? Hindi pa? Kasi kung sumasali man ako sa mga singing contest noon, sa audition pa lang, bumabaksak na ako eh. Sobra ka naman, Marisa. Oo, kasi una, yung katawan ko, medyo nasa, plump size na ako talaga. Parang hindi ako attractive. Yung hindi pa ako kumakanta, hindi na ako kaagad napapansin. Ang kaputukan ko kasi nung mga Snooki days na eh. Nung yung realm mo na, yun na, doon na, yun na yung kaputukan ko, paganda na ako, no? Paano yung childhood mo? How was your childhood? I still eat a lot at that time. Matakaw pa rin ako. Pero, I love them! Actually, oo, hindi naman nawala na sa akin yan. Pero,
mas mataba ako ngayon kesa noon. Tapos nung nagdadalaga na ako, naging yoyo. Apayat, mataba, payat, mataba, yung ganyan. Depende sa feeling ko, depende sa mga gagawin kong kunwari. May concert ako. Kunwari, ikakasal ako, yung mga ganyan. Emotional eating tayo pareho, Marisa. Mm-hmm. Ano ba yan? The more na nagkasa ko, the more na lamon ako ng lamon. So eto, e pa paano yun? Oh, yun na nga. Nai-stress ka ba ngayon, kapatid? Ako nai-stress, normal pa to. So kung nai-stress ako, yan lahat. Aray po. Kailan ka naman nag-start na nagpumasok sa pagiging komedyante? So singer pala first. Oh, hindi. And dancer then, muna. Dancer muna ako, nag-ano ko, Allegro Dance Company, nag-hot legs ako, nag-Belia di Mayuga ako, Marisa Delgado. Ano ba? Candy Kisses, ang dami kong pinasukan talaga. So sa first gig, how much was your talent? 30 pesos. 30 pesos. Yes. 3-0. Malaki na yun. 1980. Malaki-laki na rin. Malaki na yun. Ibibigay ko kaagad yun sa mami ko. Ang mami ko magbabudget ng food namin. Para makakain kami magkakapatid. May baon pa sila nun. Ikaw ba, did you ever think of yourself as the breadwinner of the family? I was the breadwinner of the family. And it was your own choice, decision hindi, to be that? No, my mom. Parang sabi niya kasi sa akin nun, anak, kailangan mo kong tulungan. Bilang ako yung panganay ah, sa mother side. Ako yung panganay kasi. So, anak, you have to, ano, help me. Yun. Hindi, you have to decide. Hindi ganun. You have to decide, anak. Hindi, you have to help me with your siblings. Parang it was imposed on you. Yes. No choice. You did not understand why you're going through that. Basta you just have to obey and follow. Parang obligado ka na responsibilidad mo sila. Ganun yung instinct ng isang 11 years old. I'm proud of what I have been through. It's all in the perspective, no? Yeah. It should not determine you. Eh. Yeah. Hindi pwedeng, yun ang trauma ko. Makinig po tayo. Hindi ako nag-enjoy. Yan. Grabe, nagtatrabaho ng bata. O kaya ako ganito. Hindi pwede. It should not determine you. It may influence your past to be sad, to be depressed. But you know, looking back, I should be proud. Thank you, dear. May nakakagalaw. Baso ka isa rin. Talaga baso. Ulam ba ako? Hindi naman. Hindi, ang bango mo kaya? Oo. Ano yung biggest break in showbiz? When I did Mga Anghel na Walang Langit, it's a teleserye. Mario J. De Los Reyes. Naku, Mario J. Marisa, di ba napaka-close yun ni Direk Mario? What are your fond memories of Mario De Los Reyes? How was he as a director and a friend? Mario J. is, ano, is a very strict director, but a very good friend. Parang ayaw mo siya pagkatrabaho mo siya. Mm-hmm. Kasi ano siya, very methodical, perfectionist. Pero ito, pero ang bait pero na mabait na kaibigan. Sobra. Siyempre, di ba, alam natin, pagkabaguhan ka sa industriya, nakaka-experience tayo, di ba, Marisa, ng mga bullying. Mm-hmm. Ikaw ba, were you bullied when you were starting? And how were you bullied? Bago ko sabihin, ano yung mas masarap? Yung ketchup? Ay, ako! Akala ako naman ko. Hindi kasi, pinag-aralan ko yan sa industriya. Kaya ka binubuli, kasalanan mo eh. Bakit? Sa industriya, hindi pwedeng sobrang akong meek, sobra kang arrogant. Dapat nasa gitna ka lang. Ang nangyari kasi sa akin noon, sobra akong meek, sobra akong mababa. Kaya ako nabuli. Pag sobrang yabang mo din, mabubuli ka rin. Dapat nasa gitna ka lang. Pinag-aralan ko yan. Pero bago mo mapag-aralan, kailangan mo na ma-experience lahat. Kailan mo naman na-feel, Marisa, na ikaw ay nag-arrive na? Noong naging host ako ng Family Kwarta o Kahon. Pepe Pimentel. Mm-hmm. Pepe Pimentel. How was it working with the great Pepe Pimentel? Ay, may pagka-bam salvani din ang pagkain. Bam salvani din? Mabait din, pero stricto din. Strict. At saka yung mga jokes niya about his mother-in-law, ano lang yun, kunwari lang yun. Pero ang katotohanan, magka-vibes na magka-vibes yata naman sila ng mother-in-law. Oo. Eto, syempre, naranasan na natin yung nagsisimula ka, nabuli ka, mm-hmm. tapos nag-arrive ka na, sumikat ang isang Marisa Sanchez, hindi pumuto sumikat, ang hindi pangalan. Hindi naman naging Snooki Sir na. Uy, grabe ka naman mukhang ganyan. Hindi. Naging Anna Dizon lang ako, pero... Anna Dizon is Anna Dizon. Hindi niya kilala si Anna Dizon. Sino si Anna Dizon? Anna Dizon is Anna Dizon. Hindi ka ba ever na parang masabi natin na
lumaki ang ulo, ganun. At one point. Okay, nabibintang nila sa akin na hindi pa ako sikat pero malaki na ulo ko. Hindi, hindi totoo yun. Siguro lumaki lang or dumami lang ang demands. Kasi kailangan mong, meron kang gustong i-maintain eh. For example, if you did a great show, dun sa simpleng show lang na ginawa mo, kailangan mong mag-evolve. Kailangan mong umangat, umaas. So ngayon, akala nila ngayon, lumalaki ulo mo kasi nagde-demand ka na. For example, dati kumanta ka lang sa small venue and it was successful. So ngayon, you want naman a bigger venue, ayaw mo naman na dun ka lang. So yun ang impression lagi sa isang successful artist. Whether sikat or hindi, pagka lumilevel up, akala nila lumalaki na ulo. Totoo, no? Parang ang feeling nila nagiging difficult ka na. Difficult ka na. Kasi gusto mo na ng kunwari ng mas professional na sound system. Ayaw mo na ng putyo-putyo na sound system. Especially on my part, dahil yun nga, parang mas gusto nila akong singer kesa actor eh. So, lagi ako nagde-demand na huwag niyo akong pakakantayin sa parang karaoke lang na sound system. Kasi which, I will not sound good. Right, right. Sino ba ang, kumbaga sa artista, yung favorite mo? You're one of them, actually. Thank you. Kasi, for me, acting is not acting. It's reacting. Ang mahirap lang naman sa pagiging artista, yung mag-memorize ng lines, mag-memorize ng blocking. Pero when you act kasi, it is as if it is really happening. Kaya nga fascinating ang acting eh. Yun lang, doon lang kakatalo talaga sa lines. I-memorize mo yung lines. Pero meron na ngayon na thankfully ano, yung mga director na Coco Martin. He's making waves na. No? I mean, people are talking about his directorial style. Ang galing daw kasi nga improv. Sa kanya ko natutunan yun. Ay, talaga nakapagtrabaho na ba kayo ni Coco? Oo, ang probinsya. Kain lang kayo ng kain, ha? Nako, mamimiss nyo yan. Kasi kailangan ko umalis na eh, muna. Ho, huwag naman kayo mag-alala, Chiang. Sana po mag-iingat kayo. Dali, Maring. Tatlong subo lang to. Pasamahan ka. Oh, papano? Kayo naman ang bahala dito, ha, Cardo, Aliana. Kasi alam mo ba't ganyan si Coco? He knows how to be left out. Nung panahon na nag-uumpisa pa lang siya, gustong-gusto niyang maigya siya doon, maisa lang siya dyan, maisama siya sa doon, hindi siya naisasama. So ngayon, alam niya kasi yung feeling na gano'n eh. Kaya siya talagang as much as he can, lahat ng artista, lahat ng nasa industriya, maliit man ah, o malaki, isasama niya sa ano niya. We can safely say na si Coco Martin pa lang isa sa mga parang nag-rediscover kay Marisa Sanchez. Yeah. Diba? Maraming sinuha. And also Willie Revillam. And Willie. Yeah. Kasi, nung time na nasa ABS ako, syempre, hindi na natin pwedeng banggitin kung sino yung mga... Alam mo yun, yung hindi ka na nga inaangat, hinihila ka papababa as a singer. It was Willie Revillam who considered me and discovered me as a singer sa limelight. Sa industriya, alam naman nilang singer ako. Pero siya talaga yung nag-push. Ayaw nila akong shine. Ayaw nila akong umangat. May ganong element din tayo eh. It's either pangit na mic or pakakantahin kanila kung kailan alam nilang paus ka. Tapos bibigyan kanila. Kasi may mga kodigo yan eh. Di ba yung lumalabas sa teleprompter. Andun, ito yung part mo Marisa, ito yung part ni ganito, part ni ganyan. Ibibigay sa'yo yung mga part na, alam mo na, madadali lang. Kunwari, Total Eclipse of the Heart. Wow! Bongga! Production number with the stars. Unang-una ako kaagad, say mo. Marisa, turn around. Tapos may artist na ano, na siyempre, diva. Ako na naman, sikat ako. Turn around, bright eyes. Ano na, ako na naman. Yan na naman. Turn around, bright eyes. O, di ba? Mm. Yun lang ang part mo. Tapos sasabihin... Wala akong masabi. Oh, di unutilized ka, sasabihin nila. Marisa, sorry, we have to remove you in the show kasi hindi mo pinag-igihan ang ano mo, kanta mo. Grabe, ano? Ganon. Alam mo, ito ha, so eye-opener sa akin ito. Are you a singer who acts or an actor who sings? An actor who sings. Why? Yun nga, passion ko kasi talagang acting eh. Di ba, like what I said, napaka-fascinating ng pag-arte. Ang singing kasi, when you say you're also an actor, pero limited ka eh. Di ba? Hindi ka tulad pag actor ka who sings, wow, amazing yun, brilliant yun. Passionate ako sa pagiging actor.
Kaya pag, kumbaga, plus points na yung nakakakanta ka. What sets you apart from all the other actors, singers, comedians? I think I'm multifaceted. Yung kaya kong gawin kahit ano. Although, lagi lang akong sakto. Hindi ako super galing na singer eh. Sakto lang. Hindi ako super galing na actor eh. Sakto lang. Hindi ako super galing na dancer. Sakto lang. Hindi rin ako super galing na comedian. Sakto lang. Hindi rin ako magaling na host. Sakto lang lahat. Importante na gagawa ko lahat. How do you deal with the competition? You know, one thing's for sure. When you say, sino si Marisa Sanchez? Pag dinefine ako ng mga kakilala ko talaga at talagang alam na alam ang kara ko, ang isa lang ang pagkakakilala nila sa akin, I always compete with myself. Mahirap yun, ha? Oo, kasi kailangan mas magaling ako kesa kahapon, mas magaling ako kesa dun sa last show ko, mas magaling ako kesa nung nakaraan. Tatak Marisa Sanchez. Yes, oo. Pero marunong ako mag-appreciate. Marunong din ako mainggit, pero in a good way. Mm-hmm. Hindi ako yung naiinggit na parang, pangit naman ang dati. Pangit naman ang ilong niya. Pangit naman ang katawan niya. Sandali, ako yun ah. I thought... Ako yun ah. Parang pinipintas ako yung sarili ko. Very transparent ako. Very transparent. Minsan nami-misinterpret. Nami-misinterpret o parang hindi siya friendly, ganyan. Pag pumuri ako talagang OA. Parang pag ang galing mo, sobra yung ganun ako talaga. At the end of the day, gabi na. Akala ko naman kung ano namang magandang... At the end of the day... Abe, wala naman palang kwento ito. Pinag-usapan natin. Pinapatawa lang kita kasi I want you to enjoy this ano vlog. Yes, that's true. That's true anyway, naman. Okay. Nga, at the end of the day, God knows what's in your heart eh. Hayaan mong si God lang ang nakakakita kung ano talaga nasa loob ng puso mo. Pero alam mo, lahat tayo may binigay na talent si God. Maaaring yan ang binigay sa aking talent, pero yung talent na meron ka, wala ako. Identify artista noon at ngayon. Ang artista noon, very professional, pero matataray. Ang mga artista ngayon, hindi na sila ganun ka-professional, pero mas matatalino ang artista ngayon. Kaya lang hindi sila ganun kagagalang. Talaga ba? Hindi. Hindi ko na nararamdaman na magagalang ngayon ang mga artista. Kumawa ka ng sex comedy projects sa Viva, Viva Max. Totoo ba na hindi ka komportable? Hindi. Pero komportable ako, may racket ako. bakit hindi ako komportable? Kasi, yun nga kasi, I'm a Christian first before I'm an actor. Amen. Yun. Tapos may anak ka, syempre, di ba? Alam nga namang sabihin mo, uy, panoorin niyo po ang karanasan sa sagingan. Di ba? Ang hirap naman nun, di ba? Nandyan po ako, di ba? Si mommy tumatawa. Naiiyak si tita yung natawa. Mahira. I love it. Ayan, manood po kayo. May movie ako ngayon. I'm so excited. Oh, Marisa, vlog na your, ano, your movie. Yes! O kaya, manood po kayo. Nandyan po si Marisa Sanchez. Umaga na ng hinugot. Ang hirap, di ba? Ang hirap. Kaya yun, pagka may movie ako, abangan niyo na lang po ako sa Viva. Ay, nakatingin si Boss Vic. Max. Diba? Kamusta naman ang buhay pag-ibig? There were times when I was single, I wish I was married. And when I was married, I wish I was single. I like that. But now that I'm old already, parang ang saya-saya pala ng alone. Alam mo, it doesn't mean when you're alone, you're lonely. No. No. Na-enjoy ko yung solitude, na-enjoy ko yung wala ka itatext. I'm just here lang ha, huwag ka mag-worry sa akin. Mamaya pa ako makaka-uwi. Wala kang gagalit. Ah, pwede ko bang ma-withdraw yung 10,000 kasi may bibili na akong MAC foundation. Excuse me, sana hindi kita naistorbo kasi umiiyak. Alam mo yung mga ganun, wala akong... Correct. Ganun, wala kang itetext, wala kang pagpapaalaman, wala kang i-consider, wala kang pagpapaguran, wala kang, oh my gosh, anong oras sa truck? Sorry, pasensya na lovey-dovey traffic eh.
Alam mo yun, nakairita yung mga panahon na yun. Tapos alam mo, di ba? Napapadami yung french fries natin, man. Ito pa yung ano, yung ito kasi nung may, syempre, may, pagka may love life ka, may sex life ka, di ba? Uh-oh. Alam mo yung, kasi ngayon, pag natututbrush ako, twice a day na lang, umaga tsaka gabi. Pag naghugas ako ng umaga lang tsaka gabi, pag love life ka, hugas ka na, hugas ka na naman. Ay, mama, ano mo, pag gaganunin ka na naman, hugas ka na naman. Aray ko! Ang hirap! Parang, alam mo, isang sakit na ng... Tugas ka ng muna. Noong araw kasi, ang ko pulang-pula. Ngayon, maputla na siya. Dry na siya, nakagano na siya. Samantang dati, doon ako gano'n siya. Nakatawa ka sa mukha mo, pap! Sabi ng mukha mo. Hindi nga talaga, were you traumatized by love? Yes. To the point na ayaw mo nang mag-fall in love with them. You know why, Cookie? I think we're the same. When we really love. So ngayon, ang lalaki, naaano sa atin, nawawalan tayo ng mystic. Na, alam mo yung mystic? Oo, nawawalan. Mystery natin, yung nawawalan. Nawawalan yung mystery. Kasi, wala na tayong innovations, wala na tayong pretensions. Basta correct. Tayo, parang, hey, I love you, gonna we show it. To, ngayon, naaano sila na nawawala ng challenge. Correct. Oo, kasi nga, ganun tayo. So, we'd rather be alone, diba? So, kailangan baguhin ang mga ganong sistema. Hindi mo mababago, eh. It's you, eh. Ikaw yan, eh. Bagay, you cannot true. Change that's yourself. True. You cannot be who you are not. Isa na naman. Clap, yes. Clap, clap. Diba? Ms. Marisa Sanchez, magpipick yes. A name na po tayo. Pick a name? Uy, Alice Dixon. Oh. Alam mo, sa totoo lang, actually, nung bata pa si Alice Dixon, gusto ko siya talaga sa commercial niyang, ano, what's that? Palmolive. Yun. No skin change. I can feel it. In just 7 days. Gusto ko siya doon. And for me, she's one of the beautiful faces in the industry. Uh-huh. I was so proud that I was somehow compared to her. Yeah. And then when I was growing old a little bit, naging Manlyn Reynes na. Tapos na yun, Alice Eduardo. Pero huwag kang magala, hindi magiging Cookie. Alam ko po. Kasi tignan mo, ikaw parang kang glow in the dark. Stop. Pero Alice Dixon is one of the beautiful faces. Totoo lang. I must admit. Oh, no. Dither Ocampo. Ay, may nakaraan ba kayo ni Deezer? Marisa, aminin mo na. No. Hindi, no. Cookie. Kami ni Albert. Ay! Nakso na! Hindi, maganda. Ano ka ba? Naligaw nga sa akin si Ricardo sa pwede. Ay, ang sakit naman nun. Totoo. Oo nga, kasi diba, mga gusto, mga pattern. mga pattern nila. Naligaw siya sa akin, pero... Nung sasagutin ko na siya, biglang kayo na pala. So... Ayoko nang maalala yung nakarapit. Eh, kay Albert naman. Ano naman ang nangyari? Si Albert siyang nakauna sa akin. Ay, naku! Hindi ko na-enjoy. Dither Ocampo. Nakasama ko siya sa pelikulang Ano Bang Meron Ka. Dither kasi, at that time kasi, bata pa siya noon eh. So, I found him immature pa nung time na yun. Pero ngayon, parang nag-iiba ang aura ni Dither, no? Nag-matured na siya, no? Parang George Clooney, no? Hindi siya yung true. Hindi pumangit, di ba? Tumanda na yung face niya, pero gumwapo. Ibang level na ng gwapo. Oh, Direk Mario J. Naku, I have fond memories with Direk Mario J. Fun to be with. Pero pag hindi ko siya gustong director eh, kasi ang tapang-tapang niya. Mataray. Taray. Tsaka si Direk Mario J, siya ang pinakamatagal mag-direct. Kasi aabutin ng oras kasi perfectionist siya. Jessa Zaragoza. Oh. Best friend ko si Jessa. Si Jessa, if you don't know her, you will find her mataray, suplada. Pero Jessa kasi is real. Mm. Pag busit siya, kita mo sa mukha, hindi siya plastic. Oo, yung parang, ay, hello, ay, ang ganda siya gano'n. Parang, dear girl, takar. Hindi siya gano'n. Parang, siya pag busit siya, gano'n. Kahit akong nasuwi, ako pa rin ang nawagin. Alam mo si Ate Dulce? Ang tawag ko sa kanya,
Ate Queen. Siya ang babaeng may sariling amplifier sa katawan. Kahit lata lang ang sounds mo, tutunog siya ng pareho ng sounds. Pero totoo naman. Ate Queen to, alam mo, I regret hindi nga ako nakanood ng concert. Giselle Sanchez. Tawa ni Giselle. Si Giselle, alam mo, I love her brains. Very intelligent, tapos contagious. So pag tumawa to, tatawa ka nila. Tsaka kung ano siya sa personal, yun siya sa trabaho, pareho. Isa pa rin, ano, isa pa rin totoong tao. O, at luka-luka. Sobrang talino talaga. Mm-hmm. Ang kinagagalit ko kay Giselle, ang lakas lumamon. Ang ganda ng katawan. Pero pag lumamon, construction work. Construction work. Tapos ang payat-payat. Parang ako lang. Sa tagal mo sa showbiz, do you think that you were treated well? Ah, ngayon na lang. Dati hindi. Parang lagi lang ako nasa isang tabi. Parang kang extra. Alam mo yun? Hindi, I have nothing against the extra people. It's just that, syempre Marisa Sanchez ka na. Tapos, alam mo yun na nalileave behind ka. Parang nilalagay ka sa extra. Parang sa loob-loob mo. Eh, ito lang naman palang lines ko. One sequence lang naman pala ako. Ba't hindi na lang extra ang kunin? Ba't ako pa? Mga ganon. Pero ngayon, I must say that I am being given the fair share. Ngayon. You're blooming, sister. Hindi naman masyado. Aminin mo, na baka naman you're in love. I know. Uh-huh. No. As if, no. Siguro with my daughter. Parang, she is my one true love. Yon. Of course, God above all. Tapos, syempre yung sarili mo muna. Dapat kasi paano mo mamahalin ng iba kung hindi mo muna mamahalin ng sarili mo, di ba? Tama. Oh, tama. You just value yourself. Mga hamon sa buhay, paano ka lumalaban? By faith. Anything is impossible if you don't put God in your life. Kasi you start with God. You begin with God. Sino ba gumawa sa atin? Who created us? God. We end with God. Amen. That's true. Everything is temporary. It's only God who's permanent. Even friends, even loved ones, even our children, they fail us, but God will never ever fail us. We just have to trust Him fully and solely. May buka na ginawa. Na sa akin, parang morbid ha. Bakit ba naman sa lahat ng libro naman gagawin mo tungkol pa sa patay? Actually, this is more, ito yun. This is more of celebrating life. When you die, hindi mo na masa-celebrate ito through this book. It has to be other people who will celebrate your life. Itong My Farewell Slam Book that I published, and I wrote it, this is more of a journal. Tama dito ba? Malalagay mo lahat. Lahat ng gusto mo. Sino gusto mong kumanta? Ilang oras ang eulogy mo? Anong gusto mong coffin? Malaki ba? Maliit? A celebration of your life. Naalala ko, itong picture na to, ito yung pinuntahan. So, di ba? At least, may mapag-uusapan pagka namatay ka. Uy, alam mo ba, gusto niya ang Paris? Ito yung favorite niyang ano, ha? Ito yung favorite niyang ano, book. Ito ang favorite niyang song. So, ipi-play, no? It's available at Shopee and Lazada for only 950 pesos. Pero if they will go directly to me and buy it, it's 850. Alam mo, tapos may ano yan, pwede mo ikandado. So if you want to be discreet about it, you can lock it, di ba? Bubuksan na lang yan pagka ategi ka na, bahala. Ikaw so, ay merong scent. Mga scent. I mean to scents now. Now, madam, mga ilang scents meron ka at parang pwede marami, sa akin pero, na lang ito. Oh, yan. Bigay ko ngayon sa'yo. Ang bango. Ang bango, di ba? Marisa, yayamanin ang amoy. Parang pag naamoy ako ngayon ng mga kasamahan natin, yes. parang galing na siya ng Europe. So yun nga, like what I said, hindi man ako sikat. Alam nyo, mabango ko. Words to Ponder from Matthew chapter 20 verse 28. For even the Son of Man came not to be served, but to serve others, and to give His life as a ransom for many. Amen. Ang saya-saya dito sa vlog mo. Ang saya. Promise talaga. I think this is the best vlog. Oh. Mas gusto ko itong vlog doon kaysa kay tsaka kay Mas gusto ko ito. This is not. I want to thank, of course, you for being here. With all my love. Oh my gosh! Ang taas gusto ko ito. Grabe talaga. Oh my gosh! Bakit balik yung sukle, ah?
Pinapili ko pala to. I would like to thank my sponsors. Yeah. Jill Stewart for my eyewear. Maraming salamat po. Lucy Britannico of Britannico Salon for my hair. Bernardo's Golds and Diamonds for my jewelry. Apostol Dental Clinic. Maraming salamat po sa inyo for my smile. And of course, I would like to thank my FG family for my skincare. Marisa, thank you so very much. Uy, naku, thank you din. Alam mo, sa totoo lang, I'm very happy na nag-guest ako dito sa vlog mo ito. Before my concert, sabi ko kay Direk Ma'am, guest mo naman ako kasi ang dami-daming nanonood sa iyo nito. Thank you talaga. Thank you, Pookie. And thanks to you, Marisa. Diba? No? At saka thank you dito sa flowers talaga. Ina-expect ko to talaga. thank you for... Meron kayo ibibigay sa akin fruits? Yes. After 3 years. Mabigat pala ito. Ngayon lang kami makakatikip ulit ng fruits. Gusto ko magpasalamat sa Aba Cafe, Marian, Rachel, and Albert. Thank you very much sa inyong pag-alaga sa amin always. At sa mga owners ng Aba Cafe. Guys, if you like this video, alam na natin ang drill. Like, share, and subscribe. Tapos po, please do not skip the ads. Alam niyo na, maraming salamat po sa lahat ng help and support. Panoorin niyo po, marami po kayong aral na mapupulot dito. From washing, no. From washing to loving. Friends, always remember, whatever happens, rain or shine, friends po tayo. After all, Ana Dizon is Ana Dizon. Thank you. Masaya sa ini tong vlog nato. Gusto mo ba dito kainin ko? Ay, naku, anak ng tinapa. Tinayin naman itong si Miss Marisa. Uminom na ng isang buong bottle. Ang pananaw ko, no? Iinom sana ako na ito. Friends, always remember. Uy, pwede ibiblit mo naman, di ba? Huwag tatanggalin mo yun, direct. Ang protection to God. Sandali. At least yun ang ending. Eh, sandali mo na. Reality to, direct. Hindi naman ito yung parang kabastusan.